sobrang in demand na halaman at maraming nagkakagusto, yun pong tinatawag na dwarf palmera, no? Pero nakokontrol, depende kasi sa lalagyan, no? Kapag maliit yung lalagyan mo, yung iba nga dito na itatapon lang pag binubunot kasi ito, syempre, hindi sila nabalatan ko yung ganyan, o yan, pagtatanggal nyan ng mga old. Hello everyone! This is Hermes Sinapi ni Dino Park in Echo Garden and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, dito na naman tayo para ibigay sa inyo yung mga trending, tumetrending na maswerteng halaman, ano. At ngayon, meron akong nakikita na talaga na mga sobrang in demand na halaman at maraming nagkakagusto. Yun pong tinatawag na dwarf palmera, no? At yun yung mga hinahanap ngayon. Siguro dahil sa mas maliit yung space, pwedeng-pwede po itong alagaan. Ano? Maganda yung simbolismo ng mga palmera. Pakita ko po sa inyo yung mga alaga ko dito palmera. At saka tingnan natin yung dwarf palmera na sinasabi. No? Makikita nyo yan sa ating pagbalik. Kaya ako ready na kayo, mga ka-MVP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP at dito sa aming garden marami kong ganito yung mga palm, no? Yung palm na tinatawag o palmera, no? Iba't ibang uri po yan para silang mga coconut, no? Parang mga buko tas ganyan. Dun sa labas namin meron akong malaking ganyan, ano? Pero yung mga house plants na palmera na nakagalian na nating makita yung mga ganito, no? Yan yung may mga mahahabang stem na ganyan, tapos may extended na stem, tapos may mga leaves na ganyan, ano, na nagbibigay ng tropical vibe sa atin, ano, kapag halimbawang meron tayong landscaping, yan yung ginagamit para makapagbigay ng tropical vibes. Even sa loob ng bahay, pwedeng-pwede kasi ito, mga palmera, hindi naman siya kailangan ng maraming sunlight, ano, bagkos. Ang kailangan niya lang is yung bright na area, no? At makita nyo yan, ganyan yung mga palmera. Oh. Oh, look. And then, ito, palaki na. Kasi kapag halimbawa pong yung, hindi pa siya nakakabuo ng ganito, yung pinaka-stem niya na ganyan. Ganyan po yung kanyang itsura, no? Ganito, ganito yung itsura niya. So, yan. Ganyan pa lang siya. Tapos, eventually, kapag lumaki na siya, dyan siya nagkakaroon ng mga parang ganito, woody na. Ganyan yung pagpaparami ng palmera. Kita nyo, meron ng mabumuong ganyan. Pwede nyo siyang i-divide, no? Kasi maraming susuloy sa kanya na ganito, no? Pero kasi yung iba namumunga, katulad ng mga ganito, no? Parang bilog yung bunga niya. And mamaya papakita ko rin sa inyo, no? Yung parang nagiging puno. This one kasi, napakatagal pa bago mamunga niyan or makabuo ng mga ganong bunga. Kaya, para mabilis, nagkakaroon tayo ng divisions ng mga roots nila, no? Yan yung pinakamabilis na pagpapadami nitong mga ganitong palmera yung ginagawang house plants, ano? Ngayon nga, umuuso, no, yung mga dwarf palmera kasi nga, siguro dahil para sa mga maliliit na spaces, pwede sa ibabaw ng table, tingnan natin, ano, yung ating palmera dito na dwarf, ano? At pakita ko pa yung ibang klase ng palmera namin dito. O, eto yon yung mga sinasabi ko sa inyo na mabibentang palmera. Dwarf palmera ang tawag sa kanya, no? Dahil hindi siya ganong lumalaki, no? Pero ito, kapag tumanda rin siya at nakalagay sa malaking paso, lalaki din po siya, no? Nang parang malaking palmera din, no? Pero nakokontrol, depende kasi sa lalagyan, no? Kapag maliit yung lalagyan mo, nadudwarf, parang nabubonsai yung mga halaman dahil hindi nakaka-grow ng mas malaki, mas malawak yung roots nila. Ang tendency, mauudlot, no, yung paglaki ng halaman. Kaya yung mga ganito, binibili bonsai, palmera ang tawag, no? Pwede siyang ilagay sa maliit na lalagyan, tapos mabubonsai na siya. Hindi na lalaki ng malaking-malaki yung kanyang yung halaman, ano. So, yan. And dahil nga ito,
ang mga palmera, hindi kailangan ng masyadong mainit, no, kasi nasusunog yung dahon nila kapag halimbawang tinatampak mo sa araw. Although kapag halimbawa naman po na sapat yung binibigay sa kanyang tubig at nasa full sun siya, hindi maapektuhan yung kanyang leaves, ano, kasi nakadepende po kung saan yun nilagay yung inyong mga palmera. Kung inilagay nyo po yan direkta sa lupa, marami po yung source ng water na makukuha dyan, ano. Pero kung limited lang po ang nilagay nyo sa paso, may times po na kapag halimbawa yung palmera nyo, yan, nilagay nyo sa ilalim ng araw, tampak sa araw, tapos walang nakukuhang mga tubig, ang mangyayari po, masusunog yung dahon, ano. At yan, makikita nyo na nagba-brown. Pero ito, maganda yung simbolismo niya. Bakit? Dahil isa sa mga tinuturong na lucky plants ng feng shui, ano, dahil yung kanyang mga malalambot na dahon, yan po ay nag-a-attract ng positive energy, no. And maganda po siya dahil nag-sign din po ng prosperity at nag-a-attract ng wealth, no. Pakita ko naman sa inyo yung mga puno-puno naming palmera dito na pinagkukuha namin yung pinaka bunga niya para ma-propagate, ano. Tara. Ito yung tinutukoy ko sa inyo kanina, ayan, no. Kita niyo dito sa may gate namin. Yan. Oh, palm tree yan, ano. At parang kalahi ng palmera, no. So iba-ibang variety, may Hawaiian palm tree, may golden palm tree. Marami yan, maganda yan sa mga resorts and sa mga garden, kasi nga parang nagiging puno siya, no. Actually, sinasabi ko sa inyo, nagkakaroon siya nung ayun, oh, ewan ko kung wala na siguro kasi nagkalaglaga na dito yung mga bunga niya, no. Ganito. Kulay pula yung kanyang pinakabunga. Tapos eventually natutuyo, no. At bumabagsak. Dito sa amin, ang dami niya, no. Kita niyo, oh. Oh, ang dami, no. Yung iba nga dito na itatapon lang pag binubunot, kasi ito, syempre, hindi sila talagang dito dapat nakatanim, ano. Pero may times na kapag sobra-sobra na, kasi madalas yan, daming nalalaglag, meron pa kami dun yan sa may kabila. Ang dami namin ganito, no. And bala ko nga ipa-seedling bags na lang. Kasi eventually, may mga naghahanap niyan, no, para sa mga landscaping, sa mga resorts, plaza, tinatanim niyan, ano, dun sa mga open spaces. At maganda, no. So dyan yan, ito yung pinaka-source ng kanyang pagpapadami o pagpapropagate, yung kanyang mga buto na ganito, na bunga. Tawag namin dito ay bunga. Pag yan natuyo, tutubo ng ganyan, no, yung maliit na ganyan. Tapos kapag halimbawang tumubo na yan, magiging ganito na po yan, ano, eventually paglaki, no, mga ganyan. So napakadami yan, ang daming ito, ilang puno yan, no, saka sa kanin lalaki yan. And maganda rin yan ipambakod. Pakita ko naman yung dwarf palmera, na tawag nila dwarf palmera, pero tawag din nila arica palm. Yan, papakita ko sa inyo kung gaano inilalaki niya kung halimbawang nalipat siya sa malaking lalagyan. So eto nga, no, nakita natin yung mga dwarf na palmera kanina, no. So parang ibang klase din to. Ang tawag din dito is dwarf palmera, pero tingnan nyo, napakadami niyang pinita nyo. Yan. And ito, katulad din nun, kaya lang tingnan nyo, oh, ang ganda nung pag-ano niya. Kulay red-red naman yung kulay niya. Red dwarf palmera ang tawag nila dito, sabi ng seller. Pero this one, yan, binabalatan ko rin yung ganyan, oh, yan. Pagtatanggal niyan ng mga old na leaves, ano. Ang ganda rin yan, promise. Kulay gold, madilaw-dilaw. Ayan, oh. Oh, kaya trending na trending. Sobrang ang ganda, no? Ito, bawasan lang ng konting mga dahon. I-trim lang para lumiwanag, ano? Katulad ng mga, yan yung mga sangang, kasi tingnan nyo, oh. Nagre-red-orange yan pag matanda na yung kanyang pinaka, pinaka-dahon, ano? Pero this one, pwede nang tanggalin. Ganyan yung nagiging kulay niya. Kaya ang effect sa kanya parang mapol-mapol yung itsura. Oh, tingnan nyo. Pag tumatanda, nagiging mapula
na ma-red. Kaya ibang klase din tong palmera na to, no. Maganda mag-collecta ng mga palmera, lalo na kung malaki yung space mo, no. Pero kung sabi ko nga, kung maliit yung space nyo, gawin nyo na lang yung sinasabi ko na parang binobonsai, ano. Oh, dahil nakakadagdag ng ganda at maswerte pa, no. Sabi nila, tinatawag din tong Arica Palm, no. Dahil yun sa kanilang mga gold, no, mag-gold na pinaka sanga, yan. And ang ganda niyan. Tingnan niyo. Kung nakita niyo kanina, parang diretso puno, ayan, no. Ito kasi merong mga lumalabas na parang branches, no. Tingnan niyo. No, hindi diretso lang. Pero merong mga branches. So, yan yung isa pang klase ng palmera na maganda, no. Na pwedeng gawing lagay bonsai yan, ano, kasi ito ang ganda ng pinaka ano niya, pinaka trunks niya na, ano, kahoy na. So, yan. Kung wala pa kayong mga palmera, yan yung mga pwedeng yung kolektahin. Magaganda yung mga may mga variety ganyan, ano. Kakaiba siya. So, ayan mga ka-MVP, napanood nyo na po yung ating vlog. And, meron na ba kayong mga palmera sa inyong mga bahay, no? Maganda po yan kasi maswerte yung halaman na yan, ano. At talagang ngayon, trending na trending yan. Maraming naghahanap lalo ng mga bonsai palmera. Ayan po. Mag-alaga na kayo yan. Thank you so much sa inyong panonood, sa lahat na nag-like, nag-share at nag-comment sa ating mga video. At syempre sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung gantong usapan, plants and gardening, eh mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Social na po Hermes Unaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Unaho nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye.